Kung ating matatandaan matapos dayuhin mismo ni John Riel Casimero ang bansang Japan noong 3 ng Disyembre taong 2022 para sa isang bakbakan ng aktor ng Japan na si Ryu Akaho. Maganda ang ipinakitang laban ng ating kababayan, ngunit sadyang nahirapan ito na makuha ang inaasam na panalo na magpamalas ng angking galing sa dramahan ng Hapon sa ibabaw ng lona. Tila naging boring ang lahat dahil kaysa ipagpatuloy ang laban ay nauwi na lamang sa isang matagal na diskusyonan. Sa ikalawang round ay nasuntok si Akaho sa likod ng ulo na hindi naman sinasadya ni Casimero at hindi na nakalaban pa si Akaho. Kaya ang desisyon ay gawing no contest na lang ang resulta ng laban. Nagpakita pa rin ng paggalang ang ating kababayan na kahit hindi maganda ang naging laro ng kanyang kalaban. Ang pagsuko ni Akaho ay hindi dahil sa isang suntok sa likod ng kanyang ulo, dahilan na rin sa malalakas na natamo nito. Kaya lumipas ang mga ilang araw matapos mapag-aralan ng KBN Korean Boxing Members Commission ang nasabing laban. Ang resulta ay binago mula sa no contest, pinalitan ng knockout victory para sa ating pambato na si John Riel Casimero. Bigla ko tuloy naalala ang isa nating matapang na kababayan na si Michael Dasmariñas na buong tapang nitong sinagupa ang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Na kahit ilang beses na itong napalohod sa kamaon ni Inoue, ay patuloy pa rin ang pagkapusong Pilipino nito na handang lumaban at ipakita ang tapang ng pusong Pinoy sa ibabaw ng lona. Kaya naman mabalik tayo sa isa na namang pinag-uusapang laban na ngayon sasagupain itong si John Riel Casimero ngayong araw na ito. Ito ay si Yukinori Ogoni. Meron itong kasalukuyang kartada na 21 wins, 8 knockouts with 2 losses and 2 draw. Habang ang angas naman ng Pinas ay may kasalukuyang kartada na 33 wins, 22 knockouts at may 4 na talo. 5 taon na ang nakakaraan sa mga laban itong si John Riel Casimero ay lahat ng kanyang mga nakakalaban ay nauwi sa pamamagitan ng knockout. Kung ikukumpara natin ang lakas at experience ni Ryu Akaho at sa mga kalaban ngayon ni Casimero na si Ogoni, ay mas nakakalamang pa rin itong si Ryu Akaho sa ibabaw ng lona. Kaya naman panoorin natin ang huling laban ng Hapon na si Yukinori Ogoni na kung saan tinapos niya ang Indonesian boxer sa pamamagitan ng technical knockout. Gong na narimashita. Zutto tatakatte kita to yu migi no. Sono shiai kara 1 nen no hidari no jab desu. Shiai wo imidatete ikou to shite imasu. Migi hai. To mezashite imasu. Wan desu yo ne. So desu ne.出たいという国ですが左のジャブユニアンです。右大きな右だけ狙ってますよね。3ヶ月ぶりのリングです。暴落が、およそ2年半ぶり倒しての体感。しかし右の手と言っても過言ではありません。左から右はまだ痛い。リミットウェイトで復帰戦に臨んでいます。両者の出方を伺っていたか。まあ、失礼します。はい、言っていますね。まずは単発あるいはまだ強烈な右というのは出していません。狙ってますよね。 左のジャブが生命線。こっちは右ということ解放された右がどのように。右。少しクロス気味の右、そしてボディも狙っているです。今のボディストレートですよね。ええ。多くのお客さんもこのオグニ。まあ無理してと言ってない感じですよね。ええ。世界チャンピオンになりたい。白いトランクスが元スーパーバンタム級チャンピオンのオグニ、ランキングからは外れています。残り時間が少なくなっています。慎重に左のボディ。ここで第2弾。これは組み立てているという印象です。
右の打ち方、特に問題はない。そして関節が寺島さん、はい、ジュニアエヴァ言っております。そして世界のチームを楽しめている証拠だと、そのお客さんも楽しませるようなボクシングをしたいと我が。ワンツー、あ、ユニアン、ナイスボディ、左のボディ、ちょっとボディ上がってますね。嫌がってますね。欲しくなったかユニアン、追い込んでいく小国幸典。ナイス、球審が旺盛だからボディ、幸典の復帰戦、ボクシングが見たい。ボディ、ボディだ、大好き戦です。では意味がないということだったそうです。ナイスボディ、左のボディが2つ先に立って、そして防衛をしたこと。カンガルはエンジンがかかる頃から左のボディ、キイチも考えてボディ打っていきます。左のボディ、第4ラウンド前半最後のラウンドの距離感関係なく右を振って相手です。左から、左、右から左、ユニアン、さあ1つ目のダウンを奪った第4ラウンド、豪快なダウンでした。再三いいボディが入って左のボディー、すぐに立ち上がるユニアン、あれが判断は続行です。さあまたボディーか、まあ、ここで強い右みたいですね。そうですね、フィニッシュブローは右になるのか、左のボディー。まだ45秒あります。第4ラウンド復帰戦のリングです。オグニもう2つのダウンを奪っています。左、ここで試合終了。3度のダウンを奪ってオグニ。さpalagay niyo mga bossing, mapapayakap ba ang Hapon sa laban nito kay Casimero, o mapapatakbo na lang ito sa sakit na abutin sa laban, o hindi kaya umaktin din na parang si Rayo Acajo? At ilang rounds kaya papaabutin ni Casimero ang laban, first round o hanggang 2 rounds? Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy Boxer.